Hello. Good evening to everybody. His Excellency Vice President Jejomar Binay, Church Chair Esidintago, and the Philippine delegations. To my labat from Khobar, ang aming number one labat, David Desti, ikaw ang salamat sa pagpunta po namin dito, kami na imbitahan dito sa Riyadh, 4 kilometers from Khobar. George Palencia po ako from Orbit Showtime Khobar office. Tatlo po yung association na babanggitin ko din, lahat po yung 6 na mga community na hawak ko ay active po yun. Ako po ang President ng United Diculanos sa Khobar. Marhay na banggi po sa gabo sa inyong lahat. Kitatat po na nandito. Ako po ang President po ng samahan ng mga manunulat sa Khobar. Yung mga sinasagutan yung palaisipan every Sunday sa Pinoy Extra. At ako rin po ang founding chairman ng Filipino Association of HR and Administrative Professional po sa Khobar na first time dito sa KSA. So ang aking pong katanungan ay tungkol po sa pinakamalaking issue ngayon dito sa Saudi Arabia. Tungkol po yung lumabas sa noong March 29 sa Arab News at na-televise po sa TFC tungkol po sa recruitment of Filipino domestic workers. So yung pong pinaka-issue ito, ay napakalaki pong issue ito na although marami po na balita natin na marami pong mga kababayan natin Pilipina na na-abuse, na-harass. Ang gusto po natin malamang kasagutan sa ating pamahalaan ay tuloy-tuloy na po ba itong ipapahinto. Ako po ay isa rin nag-volunteer tuwing Huwebes po sa Albustan, sa Khobar. Isa po ko sa volunteer doon na nagpa-process po ng mga nagre-recruit ng mga employers po rito sa Saudi Arabia. So nakikita po namin, hawak ko pa nga po rito, yung mga nire-required na mga sa mga employer po. Ang isa lang po babanggitin ko rito na maaring malaki pong inireklamo ng gobyerno ng Saudi Arabia ay yung pong pangtaong karapatan nila na ibinibigay yung pati pong kanilang tahanan, si pinakamap. So pwede po natin i-filter ito para po talaga mapangalagaan at magkaroon ng karampatang benepisyo yung ating mga kasambahay, mga domestic helper. Eh kung siguro po sa ating pong mangyari, kung halimbawa mayor na lang po at magre-recruit siya ng isang katulong at inire-required po yung mapa ng kanyang bahay, eh baka madali po ma-assassinate yung isang tao. So what more po kung matataas pa, ito po eh mga businessman na nire-required po natin yung mga ID na nila, kanilang mga salary, yung pati sa Chamber of Commerce. Ang ano ko po rito, pinaka-point ko po, yung, siguro po ito po yung sa akin pong kaalaman, ay yung pinaka-inaano nila, yung hinihingi po natin, yung pinaka-mapa, yung sumisa nagsasubmit po dun sa Google, yung pinaka-ano. Siguro po enough na po yung address, telephone, ng ID ng sponsors para po ma-filter yung ating pagre-record at makaka-epekto po ito sa pagre-record din ng iba natin mga Pilipino dahil po sa paghinto nito mga domestic helper dito sa Saudi Arabia. Maraming po salamat po. Mukhang kasin kita. Mukhang kasin taas sa'yo. Eyeball to eyeball. Sir Valencia, yung agam-agam ninyo, wala na hong batayan yun. Hindi ko mapipigil ang pagkuha ko ng mga katulong lakas ng bahay. Tuloy-tuloy po yung pagkuha pa ng lakas ng bahay. Pangalawa, yung mga nireklamo ninyo, ito ko ang isang dahilan ng aking pag-iikot para makakuha ko kami ng report in the field actually doon sa inireklamo po ng mga recruiters at saka ng employers. Narinig ko na ho yung problema ng mga recruiters at employers doon po sa Qatar. Halos pareho din ho
ng problema ang narinig ko dito kaninang umaga nung nagkaroon ko kami ng briefing. So let me just assure you that we are now revisiting. Binabalikan po namin yung mga kontratang ito. Sabi nga ko ninyo, tama yung sketch na yun. So nire-reklamo, ba't kailangan may sketch? Hindi mo nga lang nabanggit, pati nga litrato ng employer eh. Kung gwapo yun, talagay ko maraming papasok doon. So wala na ho yung mga ibang mga requirements na yun. Pero ito ho ay tutunghayin. It will be the subject of that meeting ng tabag ko nga doon is the technical working committee or technical working group. Ito ho ang sa pag-uusapan. Yun ho, delay particularly. Kasi ho, ang iniaangal, medyo matagal ang pagpaprocess po ng pagkuha ng mga workers sa abroad kung ikukumpara ho dun sa proseso ng ibang bansa. So, rest assured na ito ho ay tatalakayan. Sige po. Yes, sir. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa ating mga pagalang-galang na bisita. Unang-una, gusto ko sanang palakpakan sana ang mga OFW leader. Palakpakan po natin ang mga OFW leader. Dahil dito po sa bansa na ito, pinakamahigpit na bansa po ito at mahirap mag-organisa. At kung natatandaan po siguro, para namin ko na si Mr. Lacson noong before election, November 2019. Dahil ako ang international president ng Royal Guardians, ako si Cesar Gervasio sa opisina ni Aquino, ay nilulunsad na before election nakita po Coast tayo. Guard. Sa Coast Guard ba? Doon po sa ETSA, nung pinatawag po tayo. Tapos po ay dahil ang chapter po na Royal Guardians sa Isabela at Batangas, ang nilulunsad na Vice President ng Royal Guardians ay ang sabi nila, Noy-Noy para sa Pinoy, Binay para sa Pinay. Kaya yan po ang dinala po ng Royal Guardians. Kala ko pare ko eh. Pag may Binay, paganda ang buhay. So, ang tanong ko lang po ay masyadong simple lamang. Ang isang tanong ko po ay bakit po dito, particular sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, ay may tinatawag po tayong bahay kalinga na pinuntahan niyo po kanina. Ang bahay kalinga po ay bukas lamang pag tumakas kayo ng 24 hours. Pero pag kayo ay tumakas ng lagpas,